So mga kape, nagpapasalamat pala ako sa mga taga-subaybay natin, sa mga nanonood natin na mga viewers na hindi nag-skip sa aking mga video kahit na paano, nakakapaghatid tayo ng konting balita. So salamat sa lang hindi nag-skip mga kape, at kanina natanggap ko yung aking sahod. Oh my God! Sana wow! Itong sahod ko, maraming mararating to. So sana mga kapi, nag-start na kasi akong magkaroon ng charity para sa ating mga kababayang medyo na ngayon ng pandemya. So actually, dati naman nagbibigay rin naman ako ng mga papel, mga nakikita ko mga kailangan. So yung panonood nyo na hindi pag-skip sa mga videos ko, salamat mga kapi sa panonood nyo. Sana sa susunod na huwag nyo naman i-skip yung panonood nyo sa akin. At tayo naman, wala naman problema sa atin dahil meron naman akong negosyo. So sa negosyo ko naman, sobra-sobra na para sa akin yun. So itong ginagawa ko para lang naman sa ano pato, sa achievement natin, sa vlog natin, para umangat siya. Pero at the same time, mas maganda yung kumita ka dito. Itulong natin sa ating mga kababayan para kahit papaano, yung panonood nyo naman sa akin, walang sawa yung panonood sa videos ko, makakapagtulong. So may mga nabigyan na rin tayo, nag-umpisa na tayo sa outreach natin. Oh my God! So what's up mga kapi? Magandang hapon mga kapi. Dito tayo sa LRT 1 Extension Project ngayon. Ito yung abang lingkod, si Chelsea Vlog. Daddy ni Chelsea. Isang small YouTuber. Nagpa-vlog tayo ngayon dito sa area ng LRT 1 Extension Project, dito sa may sa warehouse or sa planta. So dito mga kapi, nagbababa sila ng block na concrete. So doon yung yung transporter truck para nagtatransport ng girder. So dito mga kapi, nakaabang ang girder para i-install doon sa Santo Niño. So kanina may nagbababa na kanina ng girder na ibababa na kanina yung kauna-una ng girder na naibaba. Ngayong buwan na to, so naantala din ang pagbaba ng girder. Halos may isang buwan din ang hindi pagbaba nila. So sa ngayon mga kapi, sana tuloy-tuloy na yung pagbababa para makapag-vlog tayo. At kanina hindi natin na masyadong na-vlog. So kanina tapos na yung patapos na yung video natin na ibababa. So nagbaba sila kanina, huli na tayong dumating. So sa ngayon nandito tayo, binablog naman natin itong yung pag-angat ng girder. So sana ngayon na makita natin yung pag-angat nitong isang girder para doon sa ikakapit doon sa Santo Niño. So waiting tayo, bukas agahan natin kung anong oras talaga may mababa yung girder. So andito yung dalawang straddle carrier natin mga kapi. So sana may angat kayo ito.
unti-unting nangatunggil din para mailagay ang ano, para maisampa doon sa ano, sa doon sa ano, sa transporter natin. Sila bandang dyan sa bandang dulo na yan. So magkabila ang dulo yung ano, yung transporter truck natin. Nagpapasalamat nga pala ako sa ano. So dito mga kami, makikita natin na meron silang binababang mga ano, concrete block. So para siguro sa ano, para siguro sa ano, ginagamit sa ano, sa pag-aano to, pag-i-install ng girder. So, ito ang mga kabi, binababa nila.
kailangan ako ng girder, ng concrete. Pinababa na lang na straddle carrier yung pulley niya, pulley siguro tawag dito. So siguro yan ikakabit nila. So siguro ngayon mga kapi, aangat nila itong girder. Siguro bukas ng hapon or sana umaga magbababa sila. Pag mga dalawa sa isang araw ang pagbababa nito mga kapi, mas maganda. At least matapos ka agad yung LRC natin. So mga ilang ano na lang siguro yun, mga ilang girder na lang maikakabit dun. Mahaba-haba na rin kasi itong natapos na mga ang project na to. So sa So halos sa 50% na yung tapos nila mga kapi. So more than 50% na yung natapos nila. Yun yung sa bag narinig kong ulat dun sa news na 50% na yung yung natapos ng paggawa ng LRT1 extension project. So, hanggang ngayon waiting din tayo mga kapi, binababa yung binababa yung pulley.
So ngayon mga kape, inaangat na nila yung girder mga kape. So tinataas na nila. So makikita mo yung ano, yung pagtaas ng girder. So unti-unti nang tumataas yung girder mga kape. Yan, makikita mo. Makikita nyo na unti-unti na siyang umaangat. So inaangat siya ng dalawang straddle carrier. Ayan mga kape, unti-unti na siyang umaangat. So sa ngayon, first time nating matunghayan na inaangat mula nung natenga ng ilang araw or may isang buwan. So ayan mga kape, inaangat na siya, unti-unti na siyang inaangat. Sa ngayon mga alas 6:30 na ng gabi ng hapon dito or magagabi na. So siguro overtime sila ngayon. So waiting pa rin tayo mga kape kung mga anong oras nila dadalhin doon sa may Santo Niño itong girder na to. Baka pwede nilang idali nila doon ngayon yan or i-install nila. Kasi parang nakahanda na yung ano na naman doon eh, yung isang girder doon eh. So or bukas ng hapon. So bukas agahan natin para matunghayan natin yung pagbaba ng girder. Unti-unti na siyang umaangat at malapit na siya doon sa ibabaw ng ano. So malapit na siyang ma-reach yung pinaka level ng ng pagdadalhan niya sa ibabaw. So talagang waiting pa rin tayo.
mga kape, malapit na rin siyang nasa ibabaw na siya. So mga ilang ano, mga ilang minuto na lang ilalagay na yan siya doon sa may ano natin, sa transporter natin. So yung transporter natin mga kape nakabang doon sa may bandang ano, unahan. Ayan mga kape. So sa ngayon inaangat pa rin yung ano, yung girder. Ang dalawang strutter and carrier. Tandaan lang siyang ginadala doon. Tandaan lang siyang ginadala doon. Transporter.
sabihin natin kung isasakay siya dito sa transporter. Waiting pa rin tayo dito. Sa 7:30 na ng gabi. Ayun, umakit na yung magko-control doon sa sa yung controller nila. Ah, nakita mo yan. So, nandun yung yan. So, nandun yung pinaka-control man natin. Si Serrano. Technician. Control ng ng straddle carrier natin. So, may isa siyang kasama. Dalawa pala ata sila mga kapi. So, yan yung pinaka driver natin dito sa sa straddle carrier natin. Unti-unti nilang inaangat yung girder. So maraming salamat sa inyo mga kapi at kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga videos. Bye mga kapi!